morning, everyone. Welcome to Judea's Kitchen and welcome my good friend Shara. Hi, hi Mars. Naman. Of course, basta ikaw. Pinag-uusapan lang natin kanina. Marami hindi nakakalam. Ba't nagal na kayong magkaibigan ni Shara? Yes. As in, dalaga pa kami. Wow, 16. Sweet 16. 16. Dalaga pa kami. Yes. Iba pa ang takbo ng mga buhay namin. Well, good girl pa kami. Charot, hindi. Hindi, good girl talaga kami. Magkaibigan na kami. And then, nagkabalikan na lang kami nung nag-meet na tayo for soccer, no? Yes, ganun. Pero once in a while, nagkachikahan naman. Regular, ano natin, ha? Suki natin sa live selling si Shara. Ay, grabe! Sa pandemic! Yes, nakatutok ano yung order ko? Ang aga-aga. Sunday, 7 a.m. Alam. Kasi nga, bibili ako ng champorado. Oh, favorite niya yung yin-yang. Oo, gusto ko yun. So dahil pareho kaming may mga active kids, and na-realize ko, as a mom, tayo mga mommies or parents, minsan default, di ba, bibili ka ng in-can, bibili ka ng frozen. Para mabilis. So why not share a few recipes, at least two recipes kay Shara, that she could actually make at home. Pag marami tayong nagawa ngayon, ipapauwi ko sa kanya para matikman ni Krixus. Yes. So we will be making homemade luncheon meat and homemade chicken nuggets. Perfect! Kasi mahirap pakainin ba si Krixus? Oo, mahirap. Pero favorite yung chicken nuggets. Yes. Luncheon meat. Perfect. So perfect talaga. Oo, yun. Okay, ito lang. Siyempre, yung luncheon meat na nakasanayan natin, di ba, medyo sobra niyang alat. Ito, hindi ko talaga masyado inalatan. Parang dapat sapat lang. Yes. Yung enough for them na maari appreciate pa rin yung tunay na lasa ng karne. So we have here our ground pork. Dadagdagan natin to Mars ng cooking wine. Kunti lang para lang matanggal yung anggo niya. Some all-purpose seasoning. Sige. Any yan, no? Any. Any all-purpose yan. Tapos tansya-tansya ka lang para kasi mommy. Walang measurement! Yan ang problema ganun, sa akin. Ganun lang, oh! This is oyster sauce. So around 2 to 3 tablespoons. Dito, ang maganda dito habang binubuo pa lang, pwede ka na maglagay ng veggies. Ah, para yes. Madaya yung mga yes. Ayaw kumain ng veggies. Lalagyan na natin ito ng diced carrots. Maliit na maliit yung pagkaka-dice kasi para walang chance na himayin. Okay. And then some salt. We'll use pink Himalayan salt. Some pepper. Ang papagawa ko sa'yo, Mars, we have some onion powder to granulated garlic. Lalahati na rin natin. You can also add super chicken malasa. Powder. Yung sa ano? Either chicken bouillon. Pwede yung chicken powder. May nabibili sa groceries naman ngayon na talaga nakalagay doon. Chicken powder. Oh. So papahalo ko sa'yo to, Mars. Sasamahan na rin natin ng red onions. Konti lang, para lang may bite. May iba pang texture maliban doon sa ground meat natin. So, hahaluin mo yan ngayon, Mars. So, ililipat natin dito. Natin. Hahaluin mo na matinding-matindi yan, Mars. Diyan natin, malalaman. Na nagbunga ang iyong pole dancing. Na hanggang ngayon, ayaw mo pa rin itry. Nakaya mo naman. Actually, hinihintay na asawa ko na mag-pole dancing. Dati ko pa siya ini-invite, pero... Actually, go, Shara. Matagal na. O, go, sige. Shara. Yan ang pagbigyan promise ko sa'yo. Pagbigyan mo naman ako, Mars. Pinagbigyan mo ako dito. Okay. Kayang-kaya mo yun. Pupuntahan kita sa studio mo. Yes. Sa bahay. Pwede ba sa poste ng meral ko? Huwag naman. Sunod naman nun, kuryente, Dad. Hindi, pero kaya mo yun, Mars. As in, athletic mo kaya, hindi nila alam, nag-yoga ka, noon. Panaylakad mo. Ngayon, Mars, sabi ng edad, kalma. Baby, kalma. Okay, habang ginagawa ni Shara yan, okay, go. I will blend my ginger and onion leeks again. The white parts of onion leeks and the ginger. Basically, Mars, pag blend mo yung ginger and onion leeks with water, ang kukunin lang naman natin dito yung juice. Wow! Hindi natin kailangan yung pangkalahatan niya. I'll bakit just get yung white part lang? Andun yung flavor? Yes, Mars. At saka, nagiging green. Oo, isa pa yun. No? Yung nuggets, kapag yung luncheon meat, kapag sinama yung green part. Oo nga, tama okay. Naman. Yeah, in fairness, uma-adjust, galing din dyan, no? Uma-adjust sa pangkalahatang andar. Okay. Okay. Sayang retouch mo. Boy, in fairness. So, ang ano ni onion leeks at saka ginger mixture, basically to take out yung lansa ng pork,
and at the same time, to bind it. Ang kailangan lang natin talaga yung essence niya. Ayan. So, Kerry, so we will now strain this. Ah, diretso na yung dito, Mars? Yes. Sasamahan muna natin ng itlog at saka cornstarch to. Isi-strain lang natin yan. Yan lang ang kailangan natin, yung tubig. Kaya? Kaya mo yan, Mars. Laban! Laban! Mariosit, sisiw na sisiw yun sa mga pinagagagawa natin sa field. Pag naghanap ng tubig ang mga anak namin. Takbo! Takbo! Pag na-injure, may pagtayo muna. Ano nangyari? Pero ko ikaw pa rin yung pinaka-Girl Scout na kompleto ang mga dala. Ako, maasa lang ako sa kanila. Na, ay, di ko nadadalhin to. Meron naman si Juday. Pag first aid ako. Oo, ganyan. Pagkain, siya pa din! Kasi, sa Italy, nakarating yung angry adobo sa Italy. Baka hindi nyo alam, yung adobo ni Juday doon, kinakatok namin sa adobo. Sa Spain! Spain pala. Oh. Natutulog na ako, nagulat ako, nagkakagulo sa kwarto. Yung pala may adobo! May adobo sa kwarto ni Judy Ann! Pumunta tayong lahat doon. So, Mars, itong luncheon meat, pwede rin itong ground chicken. Yes! Oo, oh, pwedeng-pwede. So, ito na yung onion water natin and ginger. So, gagawin natin ng cornstarch. This is to bind our luncheon meat. Kasi isi-steam natin to, Mars, eh. Oh, so steam lang pala yun bago nila nilalata? Yes! Isi-steam. O nga, no? Nang 40 minutes. So, meron na tayong na-steam last night. Kasi ito, Mars, yung ilalagay natin dyan. So, paghahalo-haloin natin. Yes! So, dapat medyo paste. Medyo parang pasty. And then, we'll add 2 eggs. Pag na-after na ma-steam, hindi na siya didikit dun sa ano. Yes, kasi i-oil natin yung molding pan niya. Can you do that mixing in a food pro? Technically, pwede naman. Actually, pwede rin sa mixer. Mas i-advise ko na mixer. Kasi pag food pro, mag-grind na siya ng todo-todo. Not unless you use yung pork shoulders na cube lang. Yan, ayan na. Eto, Mars, feeling ko. Sisiw na sisiw. Ayan na. Pagpasok natin to dyan. So, may flavor na-infuse ng ginger and onion leeks dito. Mukha lang siyang masabaw, pero pag hinalo mo ng hinalo yan, magko-combine na yan ng todo-todo. Medyo my struggle is real lang na nagaganap sa simula. So, sa inyong molding pot or pan or any molder na gagamitin niyo, it's important na i-oil nyo around para pag nag-steam, hindi siya didikit. Regardless kung may coating siya or wala, still important step is to oil it. Yes, grease it. Okay ka dyan, Mars? O, diba? Yan, kumukonti na yung liquid niya. Oo. Kaya pa ng arms? Kaya ng arms mo yan? Nakakaya nga ng arms mo, buong katawan mong nakasabit sa pole, eh. Ayan. Yes. Sige, ako, Mars. Okay, go. Pinawisan ako dyan, ha? Ano muna tayo? Masaya siya. Pero masaya siya gawin kasi nakikita mo talaga. Oo, ayan, oh. So, ang inaano mo dyan is mag-activate yung binding agent. Kaya minimix natin siya ng bonggam-bongga. Pagka vigorously mixed siya. Vigorously mixed! Wow! Antindi na nito. O sige, teamwork talaga to eh. Pagka minimix mo siya na minimix ng mabilis, nagbubuo siya. Ayun na. Tapos pumapasok yung hangin hanggang sa mukha na siyang pasty pero hindi siya gummy. Oo. Okay, so ito na yan. That's it, pansit! That's it, bago steam. Oo, bago steam. So, yun nga, nilagay na natin dito, hindi ba? Nilagay na natin ngayon sa ating... Molder. Ito lang, kaya maganda tong molder na to kasi para na siyang... Kasize na nung hulma ng luncheon meat. Yung mabinibili natin sa market. Oo. Just, you want to make sure na na-flat siya properly. Yung wala siyang hangin na matitira sa loob. Otherwise, pag na-steam siya nang may hangin, meron siyang bubbles. Oh. Magkakaroon siya ng butas-butas sa loob. So, kaya sikipan. Kailangan sikipan. Itaktak. So, lahat ng issue natin sa buhay, ilagay mo na dyan. Sige. Ay, siguro kung ginawa namin ito ng batang to, pati molde. Grabe! Pati galit kami sa mundo. Ano pa yung text namin ng puro analog? Oo! At saka, rami radyo! Ayun, yung Nextel. Grabe kami mag-usap nito sa telepono. Galit kami sa mundo. Tatlong oras. Pero hindi kami nakikita lagi, ah. Oo, puro phone, text, ganun. First tapos magkalaban yung show namin, pero wala, dead ma kami doon. Akala nga ng mga tao, pag ang TGIS at ang gimmick ay
magkalabang mortal. Oo, hindi naman. Hindi lang nila alam na good friends naman kami. Oo, hindi lang, hindi maaari close. Nagkajuma nga yung sa amin tsaka sa inyo. Si Jego tsaka si Raven. Oo nga. So, hindi kami magkaaway, guys. Kaya ba lumipat si Jego? Oo. Sa TGIS? Ah, kasi wala na ako sa gimmick. Wala na, wala na rin gimmick. Wala na rin yung batch nyo kasi. Oo. Lumipat. Oo nga. Na-inlove nga pala si Moko. Oo, ganun. Si Raven ba yung tahimik sa batch? Yeah. Oh, kasi si Jego rin ang tahimik sa batch namin. Batch sila. Although, alam ko yun ha. Pero syempre, kailangan quiet ako kasi I'm very trustworthy. Wow! So, tahimik lang ako. Wala akong alam, kunwari. So, now, Mars, ang importante na lang dito ay i-cover natin ito na aluminum foil. Kailangan pala i-cover. Yes, kasi isi-steam natin siya so para hindi pumasok yung moisture sa loob. So, dapat covered yung buong yan. Okay, mahinin talaga si Shara. What? Wah! Nahihiya lang ako. Baka makasira ako ng gamit. Talaga ba? Sorry. Okay. So, you just want to make sure na talagang tight na tight siya. Yung walang makakapasok na steam sa loob. Grabe, industrial size ang steamer dito, guys. Pang catering talaga. Ah, itong anong to? Itong kitchen at Mars. I really designed this to be, at some point, be a workshop place. Kaya pala. So, dito kami nagtitrain. Pwede ka lang mag-catering dito, Mars. Dito kami nagtitrain ng cast members for Angry Dobo. So, yung mga mommies na kasama ko dito, pag nagluluto ako dito, para na rin ako nag-workshop. Actually, ikaw ang first student. Ayun na nga, workshop. Yes, I love it. Thank you so much. Ito ang hangout place ng mga nanay. Kasi minsan, habang nagluluto kami dito, chikahan. May pag-inom nang nangyayari. Isi-steam na natin to. Fatty Giant Steamer. Giant Steamer. Ay, for 40 minutes. Ayan. Go na tayo sa ating so, chicken ito, nuggets. Set aside na natin ito. Bigay na natin ito. Kay Koya yan. So we have here a kilo of chicken breast. Pwede pang haluin breast and thigh para medyo mas may... Yung breast kasi dry talaga siya pag nag-steam. Para may moisture pa rin siya, you can add the chicken thigh fillet. So lahat yan nalagyan na natin. Ang maganda lang dito, Mars, kasi since i-ground natin to dito, dito na tayo pwedeng maglagay ng lasa. Basically, ano yung ingredients niya, halos pareho lang nung luncheon meat. Apart from the Parmesan cheese. Oo. So, ayan na. Lagay na natin ang ibang hanash. And then our carrots. Our Parmesan. Lahatin na natin yan. And then our... So, we have our Himalayan salt. Again, Himalayan salt is high in minerals. Kaya nang gusto natin ibinibigay sa mga bagets natin. Pink salt. Can add our chicken powder. Our granulated garlic. Si Krixos ba mahilig sa manghang, Mars? Yes! Talaga? Lahat ng pinuntahan natin na restaurant sa Spain, do you have Tabasco? Do you have Tabasco? O pwes, lalagyan natin ang chili powder and gusto smoked niya ng paprika. Talaga ba? Nakiki chili flakes na nga ngayon eh. Some white pepper. Actually, yung white pepper na nagpapa... Mababahin tayong dalawa. Anyway, maglagay na tayo ng egg. Check na natin si egg. Two eggs to bind it. There you go. Pwede rin kayo maglagay ng fresh garlic. Para pampalasa. Hindi puro, oo. Para hindi ano, Mars, puro onions lang. Corn starch. Para mag-bind din siya bago natin imolde. And then, nahayaan na lang natin na ang magtrabaho yung food processor. Dito, Mars, pwede mo nang paghaluin yung flour. White pepper. So, meron tayong oil dito, Mars. Mag-o-oil tayo ng ating hands para hindi dumikit yung manok sa kamay. Okay. Kasi sticky yung texture niya eh. Oh. Ay, oo nga. So, dito ako ngayon pupunta. Okay. Ayan. Oops, ayan. Tirahin mo ito na lahat, bongga-bongga dyan. Ayun naman pala. Yan si granulated garlic. Ay, granulated. Andiyan na si chicken powder sa loob. Oil na ako ng kamay. So, simulan ko. Demo muna ako sa sarili ko kasi nakakahiya baka mapaya. Ay, ang ganda na ng kulay niya, oh. Ah! Mukha na siyang nuggets! So, bahala ka sa shape, ganon? Oo! Ay, bongga! Kasi hindi mo naman siya ibibake, eh. Ipiprito so, mo naman kailangan siya. Kailangan ilagay ito? I-oil mo muna yung kamay mo. Ah, okay. Draw ang kitang mag-shape lang.
kung ano sa paano mong gusto. Importante yung lang yung nuggets na alam natin. Yes. Diba? O yan. So, any. Kahit gano'ng kalaki. Sumo heart eh. Heart. Pwedeng, kung marami ka pang oras na wala ka naman, buong no? Buong alphabet. Buong alphabet ang gawin mo. Gusto mo pati numbers, 1 to 100. Oo nga. O, diba? Tapos, tas iko-quote na to. Na-quote mo na siya, halimbawa, you want to store a lot, no? Oo. Na-quote mo na siya, first fry, tapos pag nag-cool down na siya, pwede mo na siyang i-store para it freeze. Pag nilabas mo na siya, yun na yung final frying process mo para mag-crisp up siya. So, i-freeze pala talaga. Yes. Para mas matagal ang buhay niya. And then, pwede mo siyang i-freeze by batch. Kung halimbawa, gusto mo lang 10 nuggets at a time, edi 10-10 lang yung ipack mo. Pwede rin siyang ano, no? Paglabas ng freezer, iprito na agad? O kailangan mo ito? Pwede na. Ah, pwede na. Mm-hmm. Kasi luto naman na siya. Oo nga. Tiyos, kung may sumobra, o di gawin mong tortang talong. O kaya, ano? O chicken burger. Butido. Burger. Chicken burger. Yes, oo, pwedeng-pwede. Kung baga dito sa recipe, pwede kang gumawa ng iba pang dishes. Oh, maliban sa nuggets. O, di ba? Ayan na, Mars. Ang galing, ah. Gamit ang bilis. What if we wanted cheesy nuggets? Cheesy nuggets, pwedeng maglagay ng cheese sa loob. Ah. Ng cube cheese. Parang ano siya, parang pagka-prinito mo, nagme-melt. Oh. Yung mga mabilis mag-melt na naisip, keso. Alam mo, naisip yung cheesy nuggets, ha? Tapos ito, Mars, pwede na natin itong i-coat dito. I-dredge. Tapos yun na yung first fry mo. Grabe, pag nakuha mo ito. Na yung brown niya, pag nakuha mo na yung brown niya, golden pwede brown. Na siyang i-cool down and then i-stock up mo na. Nag-enjoy ka dyan, nag-enjoy ako dito. Para kang plumado dyan, ha? Pwede tayong, mauubos ano dito. Ay, kapag nagkaroon ng school sa mga anak natin, pwede natin ito ibenta. Totoo. Kasi meron... Kasi same school yung anak same namin. Same school, si Luna at saka si Crixus. So yung sa mga events, kami rin yung nakikita. Kami rin yung magkasama. Kami rin yung magkatabi. So okay na to, Mars. Okay. Papalabas ko na Nonong! Nonong! Ayan! Ikaw ang tumawag sa kanya. Iparay Nonong! Mo yung tono. Wow! Alam mo na, ilalabas mo? Grabe si Nonong. Bata pa tayo, nandiyan na si Nonong. I love it. Wow! Asan siya? Asan siya? Pakita mo naman yung maganda mong smile. Ang iba yung yan mag-smile ngayon eh. Ay, mag-inhin. Ang hinhin! May pakagat labi eh. Pero dati pa siya mahinhin. Patingin. Ayan. So, ito na, Mars, yung... na-steam na last night na luncheon meat. Pipituhin na lang natin to. Excited ako actually makita yung finished product. And ito na yung chicken nuggets. Ayan na. Ito ngayon ang ibe-bread natin. Kasi buo na siya. Oo nga. At mas malaki yan. Yes. No? Madaming kamay ang gumawa na to. May isda pa nga eh, oh. May heart. May star. Sabi ko sa inyo, gumawa kayo ng crocodile eh. At saka ng uwak. At least, pareho na kulay. Thank you, Lord. Pwede rin ba itong air fry? Yes, pwede rin. Mm-mm. Pwede rin ang air fry if you want it na medyo mas healthy. Oo, na hindi oily, crispy. Ito na yung i-bread mo, Mars. Okay. Ayaw, mas madali siyang i-bread pag ganito katigas, no? Yes! Gawin natin ang sauce! So we have here mayo. You can use any kind of mayo. Some salt, just a bit. Pepper. This is white pepper. Mustard. Siguro mga 1 teaspoon ng mustard. Banana ketchup. I love banana ketchup. Oo, di ba? Hinahanap ko talaga. And some paprika for added color. Ayan! Oh, there! Ang bilis! Mm-mm. So, taste it. Mm. Just a bit of honey. Para yung tamis makuha natin. Ayan, oh. Ayun! Perfect! So we have our sauce. This is our special sauce. Let's call this the Shara and Juday special. Yes! Ito na yung luncheon meat natin. Sabay-sabay tayo magdasal, guys. Sabay-sabay tayo magdasal. 1, 2, 3. Ayun! Wow! Homemade luncheon meat! Now, moment of truth. Tignan natin kung anong itsura niya. Woohoo! Baka magtaka kayo bakit ang coarse niya. Kasi wala siyang preservatives. Wala siyang additives. That's why you see the fibers of the meat. Pag prinito natin to, at nakain nyo na, then ma-appreciate nyo siya.
So it's important after you steam this, you have to let it cool down and put it in the refrigerator overnight para talagang mag-bind siya. Ito, Mars, overnight na to. Yes. Oh, kaya ganito to. Talagang... Simulan na natin ang pagbibrito. Ayan na. Nagtatamsig ka na yung mga anis. Ayan. Ayan na nga. We're looking for the burnt edges. Burnt edges pa more. Ay, ayan na. Ayan na. Kita mo. Nagbabrown na siya. Hindi lang talaga natin ma-achieve yung perfect texture niya kasi nga, we didn't use any preservatives. Ay, alam ko na, Mars, bakit hindi mo i-coat ito dun sa flour natin, yung tinabi natin? Subukan nga natin, baka sakaling hindi siya mag-break. Sa lahat ng kaibigan ko, si Shara ang hindi umiinom. Allergic siya. Ay, mahina. Siya. Oo, mahina allergic talaga. Allergic siya sa alcohol. So sa part na yan, hindi kami masyado naging tugma ng mag-guess kami. Oo, dun lang. Yun yung pagkakaiba namin. Oh, so wala. So look! Oh. Wow! Kasi hindi siya nag-break. Huwag kayong mag... ano ah. Kinausap. Ayusin mo sila. Subukan natin itong brunette ni Shara. Ayan. Feeling ko pasok to. Kasi may binder na siya. Meron siyang guard. I will get our plates. Lagay na natin yung sauce dito. Ayun, saya. Ayun na yung sauce. Plate na natin yung ating lunch on meat. Lunch on meat. Yan. Oh! Subok tayo ng isa. Ah, konti na lang. So, kailangan ganito siya pagka ano? Yes, dapat pag drinap mo, kailangan ganyan yung boil niya kagad para mag-crisp up agad yung crust niya. Let's try the fish. Ayun. Para hindi mo matal masyado yung difference ng may coating, no? Ito yung coating. 1, 2, 3, 4. Ang sausawan ng spam ay banana ketchup. Yes! Bro. Ay, ang ganda nito, Mars. Ayan, parang okay na to. Yan, ganyan, Mars. Pongga. Ay, ang saya. Perfect. Oho! Oho! Tingnan natin kung mapupulo na yung plate. Mukhang mapupulo naman kasi matatabas. Ayan, oh. Di ba? Ang laki nga. Winner pala. Oh. Oh. Ako walang preservatives, oh. Guys. Sus! Ayan na siya. Ayan na! Gumawa tayo ng chicken nuggets and lunch on meat. Try muna natin yung... Magsimula lang tayo sa lunch on meat kasi kakahamo lang ng nuggets. Saka try muna natin yung walang ano? Yung walang breading. I love it. At saka hindi mo matal yung carrots, madadaya natin si Krixus dito. Pwede ka maglagay ng grated broccoli. Yung stem ng broccoli, medyo whitish yun, di ba? Mm. Pwede mong i-grate yun. Ang sarap nga. Perfect yung banana ketchup. Diba? Imposible hindi ka mahappy sa banana ketchup at lunch on meat. Wait lang, tigman natin yung may coating. Ito yung may flour na, no? Yeah. Inat. Ang sarap. Okay din yung may flour. Crispy. Mm-mm. So, eto na. Nuggets it is. Eto na siya. Naku, naku, ito, naku! Ito. Ano, mainit pa? Wala naman akong ginawang sound para hindi mo ako mahuli. Kakahango lang eh. Ang sarap. Wala, ang sarap ng sauce mo. Ano ba yun? Daddy! Ha? Ang harap ko. Is that the, ano? Ang sarap ko. Meron ka bang food storage? Iuwi ko na naman yan. This is the, ano, that's... Grabe, ang sarap nung sauce. That's the CJ sauce. CJ, yes! Yeah. It's so good. Mainit talaga. Sarap. Oo nga, no? Oo nga, no, mainit. Oo nga, no, masarap. Ipiyan mo. Ah, dahimayan ko pa. The Shara Jedi sauce. Oh, love it. Shara Jedi sauce. It's CJ sauce na yun! Ay! Ibigasyo natin to! Yeah. Hala. Ano sarap. Actually, kahit wala, masarap ah. Yung ano, naalala ko yung ano. Ano? Naalala ko yung mga special sauce ng nuggets na nilalabas. Yes! Yeah, parang sa, ganyan. May isang makakatikim nito. May isang, ano, witness. Isa pang pwedeng mag-taste test nito na ma-aprobahan. Ana! Ladies and gentlemen, Mambo number 5. Doot, doot, doot. Okay, tikman mo kung tama yung paggawa ko sa sauce na iniisip na ko. Na perfect! Iniisip mo ba? Sakto. Wala ba? Ah! Grabe, sarap, no? Sakto. I love it!
Girl, sa masterpiece. You have a new yes, with iba you. Master sauce. With thank you. Ay, pakigalo na dito sa mga mommies. Nila yan for sure. Ay, I'm so happy. Some wonderful recipes lumabas today on our episode. And what's beautiful about it is I made it with my very, very good friend, yes. Shara. Thank you guys for joining me and Shara today for this episode of Judy Ann's Kitchen. I hope you learned something. Shara did. I did. Yes. Very revelation itong CJ sauce namin. Oh, the banana. CJ magic sauce. Wow! Magic! Thank you very much. Thank you. God bless you all. Don't forget to be grateful, be kind, and always pay it forward. Thank you so much! Shara Sorrel! Nanood pa kami ng scene ni. Tapos tinatawag siya sa mall, Esperanza, Esperanza. Burnt edges are the best. Yes! Burnt edges burnt in edges. English. We're looking for the burnt edges. Sigaanap kami ng mga quotes. Mars F.